Gagawa tayo ngayon ng power distributor, main source ng iba pang maliliit na power distro. So, ito yung 3-piece in, tapos single phase out without ground, kasi yun ang gusto ng customer namin eh. So, ibig sabihin, from genset, 3-piece, tapos pagpasok sa kanya, paglabas sa kanya, mag-distribute siya, single phase na. O, yun ang gamit namin, yung cam lock, terminal lock, saka deep solder. Yung deep solder kasi, hindi na natin kailangan pag maghihinang. Kapag sobrang laki na kasi yung kable, guys, hindi na natin siya pwedeng pang matatablan sa hinang. So, ang gawin natin, gagamit tayo ng liquid flux, tapos isa-usaw natin diretso dyan. Saglit lang. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin yung deep solder na yan. So, ngayon, kakabit ko muna yung wire o mainline wire na gauge 4. Sobrang laki, guys, no? Siyempre, kasi ito kasi yung pinaka-main niya. Ito kasi pinaka-main na panggalingan din sa maliliit na power distributor. So, kailangan talaga natin malaking kable. Sa terminal lug naman, ginagamit ko dito is 175 amperes. So, mas mataas pa rin siya. Mas mataas pa dyan sa kable natin. Malamang. Tapos, cam lock kasi natin dito, ginagamit natin dito, guys, is 100 amperes lang. Oo, kasi yun ang provide ng gusto ng customer din. Oh, yan. Tapos ilalagay ko na siya. Ihigpitan ko masyado to kasi kailangan ihigpitan masyado to kasi pag lumuluwag, alam nyo na, kung naglulos yung kable, kahit gaano pa kalaki yan, iinit pa rin yan pag naglulos contact yung kable natin. Yung pagkalagay natin. Yan. Higpit na higpit talaga. So, yan guys. Yung isang gauge 4, ilagay ko sa terminal lug. Yan. Higpitan din natin siya ng sobra. Para walang palag. Walang lost contact din. Kaya, tamo. Gagamitan ko pa siya ng vice grip. Dahil sa sobrang higpit. Sobrang ipit. Iwan ko lang mag-lose contact pa yan. So, ganun kami kapulidong gumawa, guys. Hindi namin pwedeng binibitin o kaya pinaksayahan ng binabarabara yung gawa. Kasi sa trabaho talaga, kailangan to para mas makarami ka pa ng customer. Medyo mahirap lang siya gawin pag sa maramihan na, kasi ito kasi simple lang eh. Pag yung madamihan na, guys, pakita ko rin sa inyo. Kaya huwag niyong kalimutan na mag-bill net, subscribe dito para pag sa next project ulit makikita yung iba-ibang design ng power distributor. Nakuha kayo ng idea, so hindi lang yung nakikita nyo dito yung masundan nyo. So, may iba pang design. Meron ba kaming 5 wires eh. So, line 1, line, neutral, line 1, line 2, line 3, plus ground. Yun. So, yung 5 wires din, pwede ka rin mag-out ng single phase, pwede ka rin mag-out ng 3 phase. So, iba-ibang design. Sa, kumbaga, yun yung ginatawag nilang at tinatawag naming Y delta. Ayan. Ito kasi simple lang siya eh. So, baga, cam lock to cam lock lang to siya. Ayan. Kapit ko na sa isa.
So ngayon, yung inilagay natin yung kulay white na gauge 4 sa kabilang layan na naman. Napansin nyo guys, merong ano dyan, maliit na kable, at may kasamang maliit na kable. Yung nakakalawit yun sa itim. Kaya siya may ganito guys, kasi ito yung supply ng voltmeter, ampmeter namin. Sobrang ganda guys yung voltmeter namin. Bago siya. Pakita ko siya sa inyo. Pakita ko rin sa inyo mamaya kung anong forma niya. Maliit lang siya guys, pero grabe. Hindi ka na siya sa malakihang power supply o sa malakihang power distributor. Yung akalain na yun ang gagamitin. Meron din kaming volt amp meter with safety breaker na gagawin mo dito. Siset mo lang yung voltmeter, walang voltahe yung nilagay mo, siset mo rin yung amperahe simula sa mababa hanggang sa mataas kung alin yung kailangan mong ilimitahan na amperahe bago siya pipitik. Ganoon kami kahitik dito guys. Yan. Tigas kasi balatan nitong kable na to eh. Hirap. Malalaki kasi. Kaya hirap balatan. Ito yung breaker na main breaker. 125 amperes lang siya guys. Ayan. Ganyan lang siya kalit. Kasi pag sa hotel kasi or sa building, pagka malaking amperahe na breaker yung makikita, hindi ka nabibigyan ng supply. So limit lang talaga, 100 amperes tayo. So ngayon ito guys, kailangan itong putulan kasi hindi magkasya sa isang windbreaker yung isang kable. Ay, dalawang kable magkasabay. Ito yung cutter namin, no? Pang bolt cutter. Sobrang tigas kasi ng wire eh. Kaya yun yung ginagamit ko dito, pang bolt cutter. Ayan na, tatlo na siya. Tatlo nang ginamit ko dito. Tatlong wire na sila guys. So, sabihin, 3 piece yung in niya. Single by single yung out niya. Nakalink lang yung isa doon sa kabila. Yan, tingnan mo guys. Ganito paggamit ng deep solder. Sasawsaw ko muna siya sunod sa plugs, sa liquid plugs. Tapos, sasawsaw mo sa deep solder. Tingnan mo yung hinang, kala mo, inihinang siya ng malinis na malaking panghinang. Siguro kung sa mga electronics, madami na nakakita na ito eh. Marami na rin siguro na gamit ng ganitong klaseng panghinang. Kumbaga. Itong isa, sobrang tigas talaga balatan eh. Grabe. So ngayon, sausaw ko sa plugs. Liquid plugs. Tapos sausaw sa deep solder. Ayan. Diba? Hindi mo na kailangan pang hinangin. Ayan. Isa naman, magbratan ko muna ito guys, yung white. Medyo matigas siya, pero
kailangan mo talagang gamitan ng matalim na cutter eh. 450, ingat lang. Kasi lahat ng gamit dito, pagka kayong gumawa na makakuha nyo na yung design ko o yung paggawa dito, ingat na talaga kasi sobrang init yan guys. Kablingan kaya nga niyang ipainitin na ilang segundo lamang, diba? Paano pa kaya pag mahawakan mo na yan, may lagay mo yung kamay dyan, di siguradong iwan yung kuko mo. Yan lang. Pero naman talaga ba yung trabaho natin eh. Kailangan may safety tayo. So yan. Ilalagay ko na yung isang shrinkable tube. Ilalagay ko na yung kable sa breaker. So yung pinaka-last guys, yung kulay green. Ayan. Lagyan natin yung green, ay yung white pala yung pinaka-last dito. Yung natin yung green dito. Bitan na kami siya ng todo. Walang palag. Tsaka walang loss, was loss contact. And grabe talaga ang tigas ng kable. Hindi talaga basta-basta tuwa nalusaw yung o gaano kalaming load natin dito. Tapos nalihan ko siya ng chain cable guys para hindi siya kung sakaling may maglulos man, hindi natin maiwasan natagalan o para hindi siya magdikit. So ngayon guys, ang wiring nga naman natin yung input na 3-phase. Yan. Lalagyan na naman natin siya ng gauge 2. Itong tatlong wire na to papuntang main breaker. Yan. No, di ba? Solid. Hindi mo na kailangan pang hinang-hinangin talaga. Mabilis pa yung mga paggagawa. Ayan. So, bilisan natin. Mabilis din matapos kasi gabi na. Uwi pa tayo. Uwi pa ako. Ayan. So, ito yung design natin. Ayan. Ayan. Lalagyan natin siya dito. Lalagyan natin siya dito. Ayan. Para kasi itong kable kasi nito guys lumalaban eh. Para kang ipag-away ng sawa dito. So ngayon, ilagay natin yung white cable sa main breaker. So yan, tapos na. Bit ko na, lalagyan ko na sa yung kabul. Yan. Para ganun din, for safety lang. Para sa dulo, wala talaga siyang kahit kunting balat na iiwan o nabalatan nga na iiwan. Shrinkable tayo eh. Patapos, ilagay ko yung bracket sa main breaker para ilagay natin siya sa panel pagkatapos. Yan.
talaga. Yan. Ops. Yan. Lagyan natin yung bracket. So, lagyan natin yung breaker doon sa panel niya. Yan. Yan. Sa totoo sin guys, sobrang simple lang to. Kasi input tapos parang outlet lang, input tapos output, iba-ibahan lang kasi yung iba yung outlet kasi single phase lang yan, dalawang wire lang gamitin mo dyan. Ito kasi tatlong wire yung pinanggalingan, tapos ilalabas niya dalawang single phase, diba? So ayan na guys, ayan nilagay na natin. So mamaya ipapakita ko sa iyo ang forma niya. Ayan, basta napakaganda na design, bagong gawa na, bagong design namin. Yung sa wiring kasi kung paano siya i-design, no, sa gustong sa mga sound system na malalaki na magtanong kung paano siya gawin yung single phase out tapos 3 phase in, no. So don't forget lang na mag-comment, subscribe, click lang yung bell sa side button para ma-update din kayo sa mga bago namin gawa. Yan. So ito na guys, oh, nakita ko na sa inyo. Yan siya. Yan, ito yung input na, ito yung input niya. Yan. So, 3 piece in, 1, 2, 3, cam lock, female, chassis, this main breaker. Yan. Okay, ito sa harap. Ayun yung sinasabi kong voltmeter sa inyo, guys. Yan. Individual voltmeter din siya. Bawat channel may voltmeter, ammeters. Tapos, tatlo yan kasi may hertz pen, guys, eh. Yan. Ito na siya. Okay, titesting natin 'to. Okay. So wala tayong 3 piece input na pang-testing kasi single phase outlet lang natin. So piliin din siya matesting kahit wala yung single phase. 3 piece in, source natin. Yan guys, yan. 228 volts. Yung amperahe, wala pa kasing counted kasi wala pa man tayong load. Tapos yung hertz niya, 60. Ayan. Medyo blink siya kasi yung camera pag sa nagre-reflect yung camera. Ayan. So ngayon, lilipat natin yung first line doon sa last line. Ayan. Okay. O, ito na siya. Oh, yan. So, same. 230 volts, then 0 amperes, tapos 60 hertz. Yan. Okay, so tapos na tayo. Katulad nito, kaya mo, ito yung main breaker namin to sa lahat, sa loob guys. Yan o, meron na kaming individual breaker na siya. At saka individual ampere meters. Yan. Ano, oh, so warehouse, office namin, tapos, ayan, so, sobrang high-tech na namin ngayon. So, thank you guys sa panonood, and salamat sa inyo. Thank you, thank you, thank you, nang marami.